At kapapasok lang po na balita, binweltahan ni Pangulong Duterte si Chief Justice Lourdes Sereno isang araw matapos sabihin ni Sereno na premature ang pagtukoy sa mga huwes na sangkot umano sa droga. Nag-iwan pa siya ng babala kay Sereno at nakatutok si Joseph Morong live mula sa Cagayan de Oro. Joseph. Vicky, winarningan ni Pangulong Duterte itong sa Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno na huwag gagawa ng constitutional crisis sa sinasagawang kampanya laban sa droga ng gobyerno. At galit na tinugunan ng Pangulo ang reklamo ni Sereno na dapat daw ay may warrant of arrest muna bago sumurrender ang mga huwes na napangalan ng sangkot sa droga. Tanong ni Duterte, gusto raw ba ni Sereno na magdeklara na lamang ng martial law ng Pangulo? Malabo raw ang gustong mangyari ng punong maestrado na maglabas ng waran para sa tinatayang 600,000 na mga drug addict. Nagbibiru raw ba si Sereno? Babala pa, Vicky, ng Pangulo kung gagawa raw ng constitutional crisis, si Sereno ay uutusan ng Pangulo ang lahat ng nasa executive branch na huwag i-honor o igalang ang mga ipinag-uutos ng punong maestrado. Narito ang pahayag ng Pangulo. There was a slaughter going on. And mind you were appointed by the government there in your office as Chief Justice at the time na walang ginawa ang gobyerno. And why would you wait for a warrant of arrest? There are now 600,000, hundreds of thousands of Filipinos addicted and victim. Makikigay ka ng warrant, Madam Chief Justice, you must be joking. You must be joking. Do not create a crisis because I will order everybody in the executive department not to honor you. If you could discontinuous, pigilan mo ako. Sige. Pag nagwala na, or would you rather that I were declare martial law? Pinanindigan din ni Pangulong Duterte na pinag-aralan daw nila yung listahan ng mga drug personalities bago ito isa publiko. 7 mga huwes ang nasama sa listahan na yan, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.